ng Diyos di lamang para paniwalaan, kundi para ibigin ang tao. Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y di papatid. Karigtan ng Diyos na hahayag sa kanyang gawain na matutuklasan lamang ng tao pag nasaksihan nila sa personal na karanasan. Karigtan ng Diyos na mapanaranasan kung hindi ito tunay na nakikita, dito matutuklasan. Di nangangahas ang tao na ibigin ang Diyos, ni sinusubukang gawin to. Di pa nila natuklasan na kaibig-ibig ang Diyos. O na mahal niya ang tao, siyang Diyos na dapat ibigin. Kita pa di siya nakapiling. Pagdating ng Diyos sa mundo, gawat kariktan niya makikita ng tao. At tunay at normal niyang disposisyon, lahat ng to mas totoo kesa ideya ng Diyos sa langit. Sa Diyos kiraming mamahalin. Sa Diyos kiraming mamahalin. Diyos sa langit, mahal ba ng tao? Puno yun ng ideya ng tao, di totoo. Katiting man pag-ibig nila sa Diyos, tunay pa rin ito. Sa gawain niya, siya'y nakikilala. Mahal siya ng tao dahil dito. Para mahalin ng tao, Diyos bumaba sa mundo para maranasan nila kanyang realidad. Si Jesus, di niya paiibig si Jesus. Kaya katapatan niya kay Jesus, nabuo rin nang makapiling siya. Di nangangahas ang tao na ibigin ang Diyos, ni sinusubukang gawin to. Di pa nila natuklasan na kaibig-ibig ang Diyos. O na mahal niya ang tao, siyang Diyos na dapat ibigin. Sa Diyos kiraming mamahalin. Di yun nakikita pag di siya nakapiling. Pagdating ng Diyos sa mundo, gawat kariktan niya makikita ng tao. At tunay at normal niyang disposisyon, lahat ng to mas totoo kesa ideya ng Diyos sa langit. Sa Diyos kiraming mamahalin. Diyos kiraming mamahalin. Kung Diyos di naging tao, gawain niya'y di mararanasan. Pag-ibig ng tao sa Diyos, mababahiran ng imahinasyon, kabulaanan. Pag-ibig sa Diyos sa langit, di tulad ng pag-ibig sa Diyos sa lupa. Dahil kaalaman sa Diyos sa langit ay nabuo lang sa isipan, di dahil sa naging